Maupay nga oras sa iyong atanan, mga kabugtuan kang Kristo. First of all, we are here again, the Knights of Columbus Hour, every week. Ini nga amon show, ayo, yun ang itamon mga topics, different topics about the Knights of Columbus. First, I want to greet our most reverend Bishop Crispin Barquez, the incoming state chaplain of the Knights of Columbus of the Visayas jurisdiction. And so with the Monsignor Pepe Quitorio, our CBCP Communication Director and Media Director of DYBWTV, our State Deputy Anthony Nazario, who is watching right now, and lahat ho ng mga Brother Knights sa ating Diocese of Borongan, and all who are watching us now at Facebook, Voice of the Word Media Network, YouTube, VWMN, DYVW Radio TV, FM Online, ST News, and AM Landline 1388 kHz. Mga nanonood din sa mga cable channels natin locally in Borongan, Channel 13, in Maydulong, Channel 13, in San Julian, Channel 20, and Dolores, Channel 15. Ako po si Brother Alvin Gonzalez, and the diocesan membership and program coordinator and at the same time state family director, saying maupay nga oras sa inyong atanan. I want you to introduce my brothers who are with me today. Brad Vic, could you please introduce yourself? Maupay nga oras sa itong mga televiewers, mga Brother Knights, and so man itong mga incoming mga mag-member sa mga ito Knights of Columbus. No? Pahinga oras sa iyong matanan. At dinilawat kami amon kinadomingo ng programa at Knights of Columbus Hour. Ako si Brad Vic Lakdaw, District Deputy nga may da kinakaptan nga lili mga council ang council han lalawigan under the leadership of Grand Knight Ipindala. Sugan man ang council han bato under the leadership of Grand Knight Carpio Bahado. Sugan man liwat ang Council ng Cathedral under the leadership of Grand Knight Reynaldo Dorado. Ngan sugan man liwat ang Council ng Sabang under the leadership of Grand Knight Amado Matuti. Ngan ang Council ng Andu Island under Grand Knight Bindubin Silada. Hayong tanan, maupay nga oras. Brad Ray, please introduce yourself. Maupay nga oras. Han aton mga padayon nga nagsusubaybay ini nga programa. Ako ang iyo bugto kay Brother Ray Celio ang District Deputy han B102 nga kinukumpuna rin ni han Council May Pangdan under the leadership of our Sir Knight Tomas Apabli. Kumusta kamo na mga Brother Knights natong dida. Then Haiso under Brother Sergio Cidro Jr. and Council and St. Benedict Barangay Bugas under Sir Knight Francisco Palada. Then natong Council Pagbubangnan under leadership of Mr. Brother Calda and Han San Julian. Binabati nato ni Brother John Obina, who will soon become the district deputy of this district. Ngan hay mga brothers, maupay nga oras. Maupay nga oras, Brad. You have heard, ano, itong adwa nga didi din he, who are here with me. They will be promoted to state positions, ano. So there will be incoming new district deputies sa medak naging submit ng mga ngaran, and then we will be communicating with those to be appointed district deputy. Now there is a big changes now in the hierarchy of our Knights of Columbus and Visayas jurisdiction, and I want to congratulate the incoming state Visayas deputy under the person of Brother Knight Fred Chifredo Lagria.
It has been officially announced, Brad. Okay. And it has been officially announced by Justice Jose Reyes of the Supreme Court, and at the same time, he is our Supreme Director directly from our convention in Bacolod. Brad, we have galing tayo sa Bacolod, ano? We have met so many friends. What experience can you tell us about this convention in Bacolod, Brad Ray? Can you please? Number one is masaya. is talaga education. Yeah, okay. Educational. And then the travel from Burungan to Bacolod is somewhat very interesting and challenging. Wala. Nagpapuri talaga mga dalawa. Ito first time yan, ano? Mailip ka itong pabuklat-buklat yung mata. Kailangan mo pag may dapasin siya. It's a long travel. It's a long travel. Talaga, Brad, because Burungan is and to Bacolod. And then it is enjoyable because in the area, in the place where the convention conducted, nakatagpo ka sa mga iba't ibang mga brothers natin with the Visayas. Correct. So, yun din ay nakapaghatag hin expansion of friends, makakilala natin, and then may batian pa as mga brother knights. And during the convention, very interesting ang mga topics that we discuss. So, malaking sabihin natin inputs. Correct, Brad, yeah. Sa atin bilang mga brothers na lalo natin naunawaan ang pagiging member ng Knights of Columbus. Correct, Brad. If you remember, one of our keynote speakers, our very own Bishop Crispin Barquez, maupay i Brad Bay, ano, he's quite updated it mga nahihinabuhaton order, and he knows what is happening in especially down the council, maaramiya kung ano na hinabu, is well aware of it. And I really appreciate Brad Bay because he is really concerned about it aton kamutangan, ano. He wanted us to really prosper being a Knights of Columbus. And it's happy to know that our bishop is also a fourth degree knight. Diba, Brad? Okay. So, Brad Ray, since there are so many changes now in our order in our Visayas jurisdiction, I want also to officially announce that Brad Ray has been appointed as the state chairman of Special Olympic. Hindi mo pa alam ito, Brad Ray. Ngayon, sinasabi ko na sa'yo. Brad Fred Lagre just called me earlier and Special requested Olympic me to announce it to you that you had been appointed the state chairman of the Special Olympic. Wow, okay, Brad. Kaya mo yan, Brad. It's quite, kaya mo yan. It's mga Special Olympics. And Brad Big, what can you share about the experience na I know it's so hard, it's so difficult, atong mga travel. So, dito ka convention proper mismo, what experience had you? Masang nga, baga, dito ko kalimutan, ano, yung when Father Bay say something, ano, regarding the main objective of this topic, ano? So, sinabi niya, now one thing which I would like to emphasize to the members of the National Columbus is to pay your premium. Correct. Yung mandi-juice, yung mandi-juice, ano? Kasi, si Bishop nagsabi niya. Saka, si Brother Bay. Lahat talaga natas, ano? Lahat. Everybody was aware. Again, yung pala ang kahinaan natin ng mga members of the National Columbus. Correct. Kaya, very, ano, na, ni nga baga live na ato dito celebration ano ngan kare ko lewat ano ay ganaon sa nung hatatan labi na mga brother knights nga nakakuhahan raffle tickets ano nga para mahibaro kamo nga kun hinwa na naug nagrequest ta kan si Sir Linda nga maghat matagaaton han update han mga winning numbers ano ngan we will partners every council para hibaruan labi na aton mga brother knights nga nakapalit nga ticket kung ano ba ang hitabo ano kung correct yes Brad madinaog o waray at least ang kada council matagan kan ma-update nila kung ano ang mga numero na nag ano yes Brad actually I had posted the results sa Facebook meron ka na oo gin post ko
Bradfred Lagri has posted it. Just gin-share ko naman para okay. Maibaran it ako ng mga ibang mga Grand Knights at district deputies labi na dito south. Now, I'm quite happy na may ada nagdaog ng taga-Eastern Samar. Wow. His brother Joel from Llorente. Consolation prize of 5,000 pesos. 5,000. At least malaki na rin yun with a worth of 100 stout per ticket. Ano? So, congratulations for all the winners sa raffle ticket. Itong proceeds ng raffle tickets na ito po ay mapupunta sa isang magandang proyekto ng Knights of Columbus. There are so many projects to be done. There are so many plans ano, na mapupunta nitong pundo na ito para sa kapulihan. Now, natutuwa rin ako, Brad, dahil I had known to Brad Fred Lagria that District Deputy Vic Lakdaw has been appointed in a very sensitive key position. Wow. Ano? He is appointed as the state membership chairman. It's medyo malaking responsibilidad, malaking hamon, a challenge kan Brad Vic for him to handle this position. I know that it's quite difficult. Pero kung tayo ay magkakaisa, if we got the support of other brothers from over the jurisdiction, when I say Visayas jurisdiction, it consists of the Eastern Visayas, Central Visayas, and Western Visayas. So that would Western Visayas that would consist of the Negros region, Iloilo, Aklan, Panay Islands, and Central is the Cebu provinces, Siquijor, and then Diniha, Aton, Samar, Leyte. Oh, Bohol, in the Central, yeah. Kasama yung Bohol. Where in fact, kilalang-kilala naman si Bradfred Lagria, and especially the Central region, the Cebu area, has promised that they're going to support Brother Fred. They had given their commitment to support Bradfred. And nonetheless, brothers, ano, watching now, ever since the Knights of Columbus started in the Visayas jurisdiction, ang mga nagli-lead lang ng Knights of Columbus sa Visayas jurisdiction, kung hindi from Cebu, Iloilo, kundi sa Iloilo, sa Cebu, ganun lang sila balikan, either in Central Visayas or in Western Visayas. Ngayon lang po, nagkaroon ng taga rito sa Eastern Visayas, and we're just quite fortunate that the Supreme Council has appointed a brother knight who is from the Diocese of Borongan, Brother Chufrido Lagria. So, malaking challenge din ano, kay Brother Fred, pero sabi nga niya sa amin na hindi naman ako magiging effective kung wala yung suporta niyo. So, ako rin, I am pretty sure na meron din akong position na ibibigay sa akin, pero hindi ko pa alam kung ano yun. Pero I just have to be prepared. So, alam mo, pag sinabing state officers, malaking responsibilidad, it's a huge responsibility that we are supposed to perform in order that our order of the Knights of Columbus will meet the required quotas given by the Supreme Council. I'm glad to note ano, that Brad Fred Lagria is being supported by the whole Visayas, Samar Island, Leyte, Southern Leyte, Biliran. They support Brad Fred so much in order para maging successful tayong lahat. Alam ko rin isang kalawa, no? The previous state deputies, three times Pinnacle Award. Correct, yes, Brad. So, this time malaking kailangan, challenge sa atin kailangan Brad. Siguro kung naka 3 Pinnacle Awards si Brad Anthony, siguro this time I believe Supreme Office is expecting us. Correct Brad. More than ever. Correct Brad. Itong Pinnacle Award po, mga brothers and sisters, itong Pinnacle Award is the highest award given to a jurisdiction. Yung jurisdiction na yan ho, merong binibigay ang Supreme Council sa amin para ho i-meet namin yung mga requirements na yan. Marami po yan, maraming mga requirements po yan, sari-sari ho yan, and then
Once that we were able to meet all those quotas, then yung requirements na fulfill namin, na satisfy namin, that's bibigyan po ang mga jurisdiction na sinasabi na Pinnacle Award. This is the highest award given to a jurisdiction. Doon naman sa mga council levels, Brad, ano yung sa council levels ang pinakamataas na binibigay ng mga award? Kagaya mo, no? Brad Vic doon po has received seven star. A 7-star council award. Could you please explain to them, Brad Vic? Actually, I never expect ano nga makarawat akin yung pinakataas ng award. Even sa ano, in the event that newly recruit ako ng Knights of Columbus, ano, when I organized the Santa Maria Council, wala naman akong ginawa kundi trabaho lang. Okay. O, yun lang ang ginawa. Yun ang ginawa mo. Kung ano ang dapat nire-require sa iyo, ginawa mo. I'm just quite surprised, ano? Malayo na pala narating mo. Correct, Brad. As long as you just follow all the instructions given to you, hindi mo namamalayan, sobra-sobra na pala yung performance mo. Pero it's just quite, quite amusing dahil pati nga yung mga taga Bohol, nagulat nga dun sa award mo because it's their first time to see a 7-star council award. Now, the more star you get would depend upon the number of membership you had recruited. Yun ang qualifications nun. Kasi number one kasi nasa council group. Totoo yan. Doon talaga binabasa yan. Saka maliban doon sa 5-star council award, o 7-star, meron pa rin tayong na-receive ko yung most outstanding council of Visayas. Correct. Kita mo yun? Yung you were able to garner that award, yung council award sa buong Visayas. Yung council nyo ang nakakuha ng award na yun. Congratulations nga pala, Brad. Hindi ko na ano yun. Sabi ko nga, hindi ko rin in-expect na magkakaroon ako niya. Basta ang ginawa ko, trabaho lang ako ng trabaho. Kung ano ang binibigay mo sa akin na activity, ginagawa ko. Hanggang doon yung panahon, na-surprise na lang ako na mayroon palang ganito award. Okay. Kaya hindi ako naninibago, Brad. Kaya ka in-appoint na state membership chairman. Dahil talagang pag sinabi sa'yo gawin mo, ginagawa mo lahat ng trabaho ang dapat gawin. Siguro naman si Brad Bed, siguro na relaya ako nga kaya ko't buhaton. Yes, Brad. Malaking tiwala sa iyo ni Brad Fred is because of your performance that you had done during the Yolanda typhoon wherein we had distributed pump boats ito at mga apektado ito. Pump boats saka mga permanent shelter. Yes, correct. You were in charge then, di ba, during that time? Ang takloban, ako na natin. Yeah. Okay, mga brother knights and mga nanonood sa amin ngayon, wag ho kayong umalis. Kami ho ay medyo magkakaroon lang ng konting break and then we will be back in a short while. Thank you. Tuloy. Okay, maupay ang oras sa iyong atanan. Yan na, you are back actually after this break. So, I just want to continue about the convention that happened in Bacolod, Brad. Ano? Okay. Medyo napupunan nyo na medyo daming nag-join. Mm-hmm. Maraming nag-attend and marami talagang nag-register na Brother Knights. I was happy that I was able to meet Brother Knights from different regions, from different provinces, from different councils, and even have met a guy from our place in Luzon. Taga-Katbalogan here, and he speaks Ilocano. I speak Ilocano as well. Ngayon, nagkapalitan kami ng kwento. Yung pala, ang dami namin common friends na dalawa. Dati siyang sundalo, ano? Dati siya sundalo and then nakapag-asawa ng taga-Katbalogan kaya doon siya nakatira ngayon. Ganon din sa akin, nakapag-asawa ko ng magandang babaeng taga-Borongan kaya ako napadpad ng Borongan. So, I was able to meet Bishop Alminasa, the state chaplain, outgoing state chaplain. Kasi ang papasok na state chaplain ngayon is our very own most reverend Crispin Barquez, a brother knight, a fourth degree knight. And he's accepted that position offered by our incoming State Deputy Fred Lagria. So, there will be so many changes yan ha, itong Columbian year, especially when it comes to responsibilities, when it comes to positions, when it comes to work. It's so challenging that there are so many
things to do. So all we wanted from you, Brother Knights, is for us to work together, for us to be to implement whatever quota or work that has to be undertaken under your respective councils. So, without mask sa do, Brad. Taka, Brad. Yes, Brad. Parang yes. Nakalimutan ako. Kung ako nagkakamali, may award kang na-receive ba? Meron, Brad. Pwede ba i-explain mo? Yes, I was given a, I was given a an award as a diocesan membership and program coordinator dahil sa sales ng insurance ng KC Papi. Now we're just quite fortunate in our diocese that sa south side ng diocese natin under the person of District Deputy Wigno Rumbaba, si Grand Knight Camilo Sakate of Sulat. Yeah, Wigno Rumbaba is from Oras. And Brother Sir Knight Ednar Padros from Mipangdan. So nakabenta po sila ng mga sales na nakapagbenta po sila ng mga insurances ng KC Papi. And since they are under the Diocese of Borongan, so pati ho ako nabigyan ng award ng plaque ng recognition ni Brother Anthony Nazario and ni State Insurance Chairman Brother Rodante Sultan, who is from Calbayog City. Thank you for reminding, Brad. Nakalimutan ko na may award pala ako. So, without much ado, nung last week, we were discussing about the Holy Rosary. Natapos po namin i-discuss yung tungkol sa sorrowful mystery. So, ngayon, we will be touching the luminous mystery, Brother Ray. Okay. The luminous mystery. Wherein, itong luminous mystery ho is, sabi sa John chapter 9, 5, as long as I am the world, I am the light of the world. Now, ito hong luminous mystery is about the public life of Jesus Christ during his growing up years until sa siya'y nag-suffer, nung pinarusahan siya, and then hanggang siya ay namatay sa krus. Saka sa Itong luminous mystery kasi, kung when we pray, it is actually a gift to us. Whenever we pray the rosary, it's a new one. Whenever we pray this mystery, it has always been said that whenever we pray the Holy Rosary, it should not be mechanical. All we have to do is just concentrate and meditate upon the mysteries of the Holy Rosary. Now, when we meditate the mysteries of the luminous, iisipin mo yung nangyayari kay Jesus during his growing up years hanggang sa siya'y nagsuffer at namatay. Parang meron kang inner peace pag pinagdasal mo itong luminous mystery. Ang kagandahan kasi nito, itong luminous mystery nito, is it is a traditional rosary prayer wherein it's so beautiful that it complements your life, yung buhay mo, pag idinasal mo ito. So, now, we are talking about the public life of Jesus dito na sa luminous mystery. So, who is going to go? Brad Ray? Okay. Ano yung unang mystery ng mystery of life? We know that mystery is, we could not explain, it is a mystery. It is a mystical word, mystery. So, could you please tell us, Brad Ray, what is the first? Para sa'yo, ano nga, may mga portion din, kaya kaya buto nito na. Correct. So, ang una, unang mystery sa luminous is the baptism of our Lord. So, yeah, baptism of Jesus. Pagbunyag. That is the baptism of Jesus. Baptism of Jesus. So, habisaya ang pagbunyag kan Jesus dito ha Jordan. So, this is the first light mystery. So, ano ba ining baptism? Baptism, dito ito na atin mga pag-aradman, ang mga igindo,
medan natin mga sakramento. And one of that is the sacrament of baptism. Yeah. So, kaya nung nga, ini nga mga sakramento iginhatag ang Diyos, it is instituted by the Lord. Correct. To, ini pagbulig ang tao. Imaraman niya ang tao nga masyadoin ka matangping at tuha. Pakasala. So, ini nga baptism, igipapainom dumha atun, anak rawat hini in nakakakarawat hin bagong kinabuhi. Kaya nga, sugaran natin nakakakarawat hin bagong kinabuhi. Ngan by that, na kakaamkun hiyahin na pribilehiyo nga maging anak han Diyos. Ngan didan in English, labot lang paging anak and become the heirs of the kingdom of heaven. So, ang bunyag, sugadinihin baga kita ang tao in gin huhugasan ang atin kinabuhi. Hinihimo nga maging huli. Kay ang sala, amo ang nakakapaod nga hingadto kita han atin amay nga Diyos. So, resikitos kay even Christ himself has submitted himself to be baptized. Correct. Yes, brad. Diba? Yeah. Oh. So, didahan niya kinabuhi igin sumat. Nga nga ni an iya kinadto hihuan nga parabon niya. Nga diin ginpud nga niya. Ang siring hihuan niya. Ako an angay ni mo bunyagan. Diba? So, ako an angay ni mo bunyagan. Diri ikaw ang nagang bumunigan. Pero ano ang batunan atin makagarahan ng Diyos? Ipadayon. Kay ini nga imo pagbubuhatan ang kinahanglanon naton han atin pagigin matadang. Okay. So, we cannot claim ourselves to be baga pangka matadang kung diri ka anay hini umagi. So, kadang-kadang binabanyagan hitun atin mga anak, mga bata pa. So, we are sure nga, an iya sala nga ging kukuha dida ang mga sala nga iya sinisiring ini nga salahan atin mga tulin. Original. So, waray pa hini additional nga mga sala nga iba, kundi amula. Yung mga minana natin. Minana. Yung mga minana natin. So, yun ay kinukuha upang itong batang ito na isinilang ay tawagin na siya ay maging anak ng ating Panginoon. Okay. So, kaya nga, ang tawag natin, katawagan sa ating kapwa, tinatawag natin ito hirang mga brothers and sisters in Christ. Yeah, in Christ. Diba? Brothers and sisters in Christ. Hapag-tong pa, brother, no? Nga, nga itong baptism, no? Nga, kung i-recall natin na natin na pag-aramhan, tinikangan ng tao, no? Nga, itong tangitahan, nabuhat na sala natin, first parents, Adam nga iba, no? So, amulay ng paagi, ano nga, hikita, may babalik nga na, kada nga, kung pwede ang Diyos, pinaagi hipag, bunyagi. Amo ng paagi, ano? Nga para ma-reminis yan aton mga sala, kag-anak, nga ato mina, sunod-sunod. No? Okay, very good. Kaya okay, dito, spiritual mission ato, ato may gini-spiritual man ato, dahil itong mga bagong na join ng mga brother knights, ano? Para at least, maklaruhan hera, ano? Kung ini nga, yun ang pagbunyagi. Correct, brother, no? You know, di ba, usang nga requirement para maging membro ng mga bagong para maging membro ng Knights of Columbus, one of the requirements is they should be a practical Catholic. Yeah. What is being a practical Catholic? They should be baptized. Pag hindi ka pa nabibinyagan, hindi ho pwede. Magpapabinyag ka muna bago ka
pumasok sa Knights of Columbus. Although that can be arranged, ano? That can, we can arrange for that. Just in case hindi ka pa nabibinyagan, we can arrange for that. Para mabinyagan ka. Para pagdugang paghihapon, ano? Yeah, nga, during the exemplification, ano? Yeah, nga, somewhat, dinakpalak hibabaro, ano? Dapat mga newly recruit, ano? Nga, diri kanila maaram itong tinatawag nga. What are the seven sacraments? Totoo yan, Brado. Hindi nila alam. Kinanglan yung baruan nila itong seven at pipito nga sacramento. Brad, mind you, in our council, in Our Lady of Miraculous Medal Council, Sabang, in the month of October, meron kami family prayer gathering every night for the whole month. Doon ko na-discover, Brad, na meron ngayon mga brother knights, di rin maaaram mag pray the rosary. They don't even know the sequence. They don't even know how to pray the Our Father. So that's the intention. Kaya kami umiikot sa mga bahay-bahay ng mga brother knights para matutunan din nila kung paano magdasal ng Holy Rosary. Ano? So however, there are some brother knights. Humanga ako sa isang brother knight, isang pamilya na bawat anak may kanya-kanyang Holy Rosary. Doon ako bumilib na sa limang anak nila, meron silang hawak-hawak na kanya-kanyang rosary. And they started to pray the rosary because you could know that this family really prays the rosary oftentimes. Baka nga, araw-araw sila nagdadasal yan sa family. So you could determine if they are really praying the rosary or not. So, eto ano, mga brother, especially yung mga brother knights na nakikinig ngayon, ano? So this is the first luminous mystery. Now whenever we pray, ano, the Holy Rosary, you should always meditate and contemplate about the mystery of the baptism of Jesus, the baptism was performed by his first cousin, Saint John the Baptist. Now the skies opened up kasi yung Holy Spirit came down and he was so happy that his son was baptized. Natutuwa ho ang Father God, ang tatay, ang father na nababaptize po siya. So that is the first luminous mystery. Okay. So we're going to the next one. Brad Vic, ano yung susunod na mystery? Luminous mystery or the mystery of light. Kaduhay ni amuan the Lord self manifestation at the wedding of Cana. Oh, maganda yan. Oh, kumbaga pagkabi ni saya ang pagpakilala ni Jesus han iya kalugaringon dituhan kasal kana. So ini nga, so what is the second mystery? Ikadong mystery ano, so masarin kita nga, this is already na public life na ni Kristo, ano. Unta na imbitarera ka mga Mary nga tinasanga kasal. Okay, so siyempre pareho aton din yung mga ordinary nga kasal, mga bisita nag-resyo. So dinatang ang punto nga nawara ni Rene Raymond siguro mga pareho dam ha aton din mag-inom ang tao dito ng panahon. So ang kawara ni Rene mga Rene mo mga sugad din siyempre kung nawara ni Rene sugad na ko agya po na namingaw siyempre siguro siyempre kung mga Rene wala na kung Rene mo mga Rene wala ni Rene mo walang pa ni Kristo ano naman para ha kumbaga imbitado mo na kita hindi pero nevertheless kay siyempre kinikita mo natin nga gumamani ang katana itong tao, no? Sa layang so okay, pagpunok kamuhin tira katadyaw, no? Yes, tubig yeah. Nga iya gintindisyonan. So pagtanihan servidora dito na si serve, so for the best wine ever gan naging wine. How about the bread, Brad? Diba so, yung mga tinapay kokonti lang yun andun and then Mother Mary has requested Jesus, paano ito, kukunti lang ang handa natin, kukunti lang pagkain natin, kukunti lang wine natin. So upon the request of Mama Mary, Jesus did his first miracle. Yeah. That was in the wedding of Cana. Sa tapat nila siya pagpakita. Pagpakita. Unang miracle. Milagro. Milagro, yeah. Pagpapakita niya
juice na ganyan. So ini nga ini kun tadi ni nga ikaw nga mystery ano. At masasabot nga ang anak han tao nagkikisaha aton. Ano? Yes. Nagkikisaha aton nga para kita ang mga sugat aton nga mahibaro kita han pag kilala iya nga iya an nga tanan iya ni guma. So that is quite Brad. Doon nga, doon ako natutuwa, Brad, eh, dahil Diyos lang ang makakagawa ng ganun. Diba? So, he's really God, ano, because he did miracles. It was the first miracle done in public na nakita ng mga tao paano yun ang ginawa at paano niyang pinakita na siya talaga ang ating Diyos. So, now, that is the second mystery of the luminous of Christ. This is one of his public appearances, ano? Okay. Yung life niya, that, yung buhay niya ho, dito ho natin malalaman lahat kung ano ho ang kanyang ginawa during those times ng pagkabata hanggang sa lumaki siya. So, ang ating pangatlong, tapos ka na, Brad? O meron ka bang sasabihin? Okay, sige, Brad Ray, dagdagan mo. So, itong sa pangalawa. Yes, yung wedding at Cana. Wedding at Cana. Yung isa ring magandang ipinakita ng ating Panginoon, paano niya iginalang at minahal ang kanyang ina. Sa okasyon yun, di ba? Oh, kasi request ng nanay niya. Request. Saka ang nanay niya nakaunawa na kulang talaga ang inihanda. Inihanda. So, na kinakailangan ng mga bisita. Mm-hmm. So, doon, mayroong magandang ihimplo na dapat tularan na yung mga nanay natin sa ordinaryong yung buhay ng tao. Mm-hmm. Diba? Mayroong mga request. Mayroong mga request yan. Ito ba'y nabibigyan natin ng tugon? Mm-hmm. Diba? Nababaton ba natin? Bisan lang ipagbisita ha iya, di ba? Correct, yeah. Bisan lang ipag-upod ha iya. Meron ng mga nanay, hindi na sinasamahan ng anak. Bisan lang ipag-respeto ka anak. Pagbigay ng panahon para sa ating magulang. Mm-hmm. So, hindi lamang sa mga material na bagay. Kasi itong mga matatanda, napipil natin na madali silang magtampo. Kapag hindi napagbibigyan. Yeah, totoo yan, bro. Mga nanay ko rin. Okay, normal pa marami itong baga. Medyo so, nakayad na, no? Yun ay isa sa mga na-reflect ko na talaga mapagmahal si Lord. Mm-hmm. Hindi lamang, maaari, ipinakita niya kung paano niya minahal ang kanyang ina, paano rin niya minahal ang tao. Sering pa nga niya nga. Pag sila nga, waray na ko nang ramen mo. Ano pag kumbaga, atong pa, kumbaga, ano ay para atin? Ano, kumbaga, pero, halayo ito. Tugod, pulong panay mo, masinugtan ng ganyang anak. Ipinakita niya nga, yung mana ni Eroy, anayagin mo at nag-request na niya yung piraka na jar, ano, tapos yung lalang tubig. So, natuman ang pinungara niya. So, maaaring sabihin na, sugaro natin niya, hey Lord, is just like the story of a giving tree. Hali kayo, marami ang buong ako. Yeah. Pagkatapos wala ng buong, marami akong mga daho. Maaaring magamit. Marami akong mga sanga. Ilagbigay na niya lang. O kung wala na ang sanga, wala na ang daho, yung puno, mayroon pa. So, it's giving the total self for salvation. For salvation. Yes, that's correct. Kasi ang pagbibigay, nakatutulong. Okay. Nakakasolve ng problema ng tao. So, he's just like the story of the giving tree. Okay. So, Brother Knights, the first luminous mystery is the baptism of Jesus. The second luminous mystery is the wedding at the Cana. And then the third one, Brad Ray, what is the third luminous mystery or the mystery of life? The third is
Proclamation of the Kingdom of Jesus. Okay, Proclamation of the Kingdom of Jesus, the third luminous mystery. So, what is it all about, Brad? Anong mga kwento behind this proclamation? Itong mystery na ito. Dito na ano na para na nakuha na ni niya nadama o na binigay na sa kanya ang power o sinabi niya adiha akon ang espiritu hang Ginoo tungod kay ginpili ako niya pagsangyaw han maupay nga sumat ngadto ang mga kablas. Ano ito itong mga kablas? Baka diri iti naaabot, diri naaabot ang tao. Kaya nga it mission, ang target, ngadto hini ang mga tao. Wala pang kamulatan sa kingdom. Sa kingdom o sa salita ng Diyos. Diyan. Kasi ang salita ng Diyos ay damo it igin iistorya ng mga kaupayan. Han pag kinabuhi han tao hubaw-hubaw kalibutan. So okay. Maabot hindi nga maupay nga sumat. So kaya nga para maabot ang nga tanan ini nga mga kablas kumuha ay Kristo han iya mga tinunan, di ba? So para makabulig han pagpasangyaw han maupay. Yeah. So ako lahi ni diri ko ini ma diri ko ini ma atupag nga tanan. Okay? So tengudhan espiritu, it's the spirit itself. Kahit na ang mga tinanan niya na walang kaalam-alam, di ba? Pumunta kayo doon at maraming ang tinatanong, paano yan? So it's the power and work of the spirit na itong mga apostles niya, ay natubag nila ang kanilang mga. Right. Yeah. They were inspired. They were given the necessary knowledge and wisdom for that mission. So this goes to show, Brad, na ining a proclamation of the kingdom of Jesus is he was there to preach. And he was there to proclaim that the kingdom of God is coming. He's coming. Ano? And then, what does it mean? It means that he forgives sins. Yeah. He asks that all converts, ano, to mga converts, to convert to their hearts, to be back to our God. That is what it is all about, proclaiming the kingdom of God. So, Brother Vic, meron ka pang ano, idadagdag dito o ano? Tuloy lang tayo sa next. Okay. So, meron pa. Meron ka pa. Sige, Brother Ray. Ikimpadarahiya tungod niya magwaw. Gimpadara ako niya pagwali ang kagawasan ang mga binilanggo. Ang mga binilanggo. Nabibinanggo na sala. Ang sala. Ayan. Sala. Nandung ka na lahat. Naporgit mo na yun. Mga binuha at hindi mo na unawaan ang inyong pagiging Kristiyano. Ang mga gawain ng isang Kristiyano. So dapat talaga mapasok ito. Para makabalik. And that is iyon ang ano ng kaniyang to convert para mag-convert everybody that their hearts must be back to sa atang mga gididako ing atuyo ang iya pagkaniya kalibutan conversion ini ng mga nabibilanggo atun mga buta diba nabibilanggo ning kalungaring nga ini ng mga buta makakita diba then ngan paglakat nga matalwas. So diba itong mga nababati natin, bisan ako maglakad ta kasi Sidman, waray ko kahadugan kay kaupod ko ikaw. Yeah, correct, very good. Paglakaton nga matalwason, han mga ginraraog daog. Okay, so we have to go to the next, Brother. Okay. Yeah, since we have the baptism of Jesus at the River Jordan, and then we have the wedding at the Cana, and the third is we have the proclamation of the kingdom of Jesus. So what is the fourth mystery of light? Lord's transfiguration. The transfiguration of Jesus. And transfiguration of Jesus. Okay. Ano ito pa, hindi nga mystery, dila na siguro han katapos na niya pag
resurrection. Ano? Na nagkamay dahiya, hinpag, di naman naglakat-lakat, mga pwede na, katiman iya, haniya kamatay, ano? So, ang tanabanhaw iya. Ngan, hindi nga misteryo, hindi papakita, papakita din nga. Pinagihan pagpag, di ba may, da, may dali na mga diri nato, sana kay Tomas, nga na diri nato dahiya. Kung baga na sila nga diri akong matuod, dahi mo, di akong matuod, kung diri ko makaptan, ang adun anan mga parte ng lawas nga nasamad hindi hingap as pagyo sa nagkamag nagkamedian ni hin himpag ibaya niya aniya tsura parang mga masakan ng halangit ya ngan dire na kung na natin ma mailub an iya tsura nga dire na kung takayahan mata natin pagkita. Okay. Lord's Transfiguration. Yeah, correct signal, Brad. The ininga transfiguration of Jesus is Jesus took John, Peter, and James into Mount Tabor. Okay. So while they were there, Moses and God, it iya tatay, revealed themselves, nagpakita iya. Now why, bakit nagpakita sa kanila itong si Elijah at Moses? It's because you know why? In order to show Jesus that he is really divine. Kaya di ba nag-change yung anyo niya, dazzling white, pumuti siya, pati mukha niya, nag-iba. And the reason is because they gave him his divinity, naging divine person niya. That's transfiguration, nag-iba yung aura niya, nag-iba yung itsura niya, naging maputing-maputi, dazzling, na talagang maano kayo, yung mata mo, masisilaw sa kaputian. Dinim kaya kulawan niya. So, transfiguration of Jesus. So, that's one of the mysteries that we should contemplate, ano, in praying the rosary of the luminous mystery. So, let's go to the next one, Brad, kaya we are running out of time. So, the Lord, institution of the Eucharist as the sacrament expression of the Paschal mystery. First is the baptism of Jesus. And then the second is the wedding at Cana. And the third is the proclamation of the kingdom of Jesus. Fourth is the transfiguration of Jesus. And the fifth is the institution of the Holy Eucharist. What does this suggest, Brad? All I remember is about the Last Supper. Last Supper. Jesus turned bread and wine, you know, into the body and blood of God. And then he makes his apostles as his priest and then gives them the power to proclaim, to preach, to teach everybody about what's happening on the Holy Eucharist. Hakan siyempre mga pakaintindihan ng hindi nga fifth mystery. Christ, una nagsakit hiya, namatay hiya, ngan nag-resurrection hiya. Kapinagi, hindi nga kombinasyon ano, nahimo into blood ngan body ni Kristo ang lawas. Correct, yeah. Brad, remember, Holy Eucharist is one of the Blessed Sacraments. Okay. The Blessed Sacrament, that has to be contemplated. Yeah. And whenever you pray the rosary, that the institution of the Holy Eucharist is one of the Blessed Sacrament. Wherein, during the Last Supper, Jesus has converted the bread and wine into the body and blood. Yeah. Na pinimigay sa atin. So, that was the fifth mystery, you know? So, ibig sabihin, tapos na yung luminous mystery, Brother Ray. Sana, okay. Mga Brother Nice na, turun na. Brother Nice, sana nalaman nyo ito, ano? Naitatak sa isipan nyo ito, itong luminous mystery na ito, because this is about the public life of Jesus during his growing up years, during his sufferings, and then when he was crucified on the cross. So, before, don't go back, ano, magkakaroon lang kami ng konting break and then huwag kayong aalis. Diri naton pwede igwaray sa payan ang aton kalibungan, ang kalikasan, o ang environment. Naabat na kita katanan itong resulta. Hatun, kawaray naton pagdibali ang kalibungan. Iton aton kagububan, ang kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na,
asya ini itun rason kung kay ano nga usala kagabi nga uuran nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bunto linalapwas. Itun waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan asya ang siyahan nga kausa hininga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pagpinanmilay, hininga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon. Hanaton iba nga mga kabugtuan kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay kinabuhi pahani iton bayan. Paing oras sa iyong tanan, mga kabugtuan, we're back. And then, since ang oras namin ay medyo, ano na, medyo halos ubus na, gusto lang namin magkaroon ng konting announcement tungkol sa mga nangyayari ngayon sa amin mga kanya-kanyang council. Brad, okay. Ray, do you have any announcement to do? Thank you, Brad Alvin. Unang-una, yung mga grand night sa B1 Auto, huwag niyo kalimutan. You schedule yourself. One of the activity niyo pagbubuhatin is to elect your correct officer. Yes. Okay, that is a requirement. Requirement, yeah. Sino ang i-install natin, maging kung nare-elect sila, mag-election kayo. Correct, yeah. So that we could, next activity is the installation, and that you can prepare all the documents needed after the elections so that you will be registered sa ating jurisdiction at ng Supreme Council. Okay, so other activities, it will just be, you'll be given notice. Okay. Thank you. Okay. Dick? Tol council sa nga labi na itong mga grand night nga nakaka mamati ni nga itong programa yan na nga sering pa ni Brad Ray magkamit yan na buruhat ng activities in a sense nga this is the end of the Columbian year 1819. We are coming itong sunod nga Columbian year 1920. So pag elect kamu ngan pag election kamu ano ngan ayaw rin kalimti nga pag kumplis kamu han form 185 and list of chosen officers, and of course, on form 365, on membership program officers, ano kaya nglan ini agreed ineyo ng pagabuti dito premier ng semana hitun Columbian year 1819 and 1920 isasubmit ineyo ng dahitun iyo mga district deputy. Of course, ayaw niya liwat higalimti itun pagrenew aton SPD aton binabayaran ano ha, Supreme na 600 nga aton liwat nga daha Visayas, yes. Ang BDA kaya amo na pinaka importante nga aton bubuhaton especially yan nga mag-end na itong Columbian year 1819 nga adin nakatatbag nga Columbian year 1920. Correct. Narinig niyo no si Brad Ray tsaka si Brad Vic, we're going into a new Columbian year. So ang ginagawa po natin lahat ay mag-elect ng mga bagong officers sa kanya-kanyang council. So I'm calling to on our grand night, Brother Amado Matute, to please schedule
council election of officers kung sino man ang nararapat na humawak na kanyang mga position na ito para maging healthy ang isang council. So, don't forget to list down the chosen officers. Don't forget to appoint itong mga personnel directors. Directors at mga ibang position pa. Ang gumagawa po niya, nag-a-appoint niyan is yung Grand Knight na na-elect. So, there will be a new set of officers coming in. A new state officers setting in as well. And we will be needing all your supports, Brother Knights, whatever the leadership dito Igbao, please abide by it. Kung ano yung papagawa natin sa iyo, try your best to reach whatever quota or whatever works activities that has to be undertaken. So since medyo ang oras natin, Big Brother Ray, ano, medyo ano na, medyo alanganin na, I just want to extend my congratulations to again to our bishop who has been also appointed as the state chaplain of the Visayas jurisdiction, Brother Bai, and our incoming state deputy, Brother Jofrido Glagria. So on our parting words, Brother Ray, could you please do the honor? Okay, thank you, Brother Ben. Ako nag papasalamat yung kinasingkasing ngayon. Haniyo padayon nga pagsubaybay ni mga brothers and even the public para aber makaabot, ma-updated ang natin mga councils and informations nga amon ikahatag din. Thank you very much. Parang niya ako, Brother Big, na siring iyo nga salamat itong iyo padayon nga pag pamati o pagkita hininga programa on Knights of Columbus Hour. Hayang mo tanan, tako nga salamat nga mo pa yung oras nga. Thank you, Brad Vic. And this is Brother Alvin Gonzalez. I just want to leave some notes, ano? Let us pray the rosary. Kung pwede lang, pray the rosary with your family. Let us pray for one another so that love and kindness will be in our hearts. Let us also pray for our bishop, for our priest, for the religious people, for our family, that they will guide them, that Lord will guide them. This is your host, Brother Alvin Gonzalez, Diocese of Borongan, diocesan membership and program coordinator, and also the state family director, saying, see you next week. Thank you so much.